Ito, malupit. Panonoodin natin ito. Yan. Predator, oh. Parang takot kay kuya. Ayan. Saan kaya pupunta itong matanda na ito? May dalang ano eh. Tupperware. Ah, pupunta ng ilog. Lakas ang loob ah. Dire-diretso. Kung may hinahanap ah. Kung manguhuli ng palaka ito. Kaso lang, baka masalubong niya itong ano. Delikado ito pag nag-iisa ka. Sa mga bata, delikado ito. Pero malakas ang loob nito. Hindi niya ilantana na mayroong panganib sa paligid eh. Yan o. Mangunguha yata ng ito, palaka. Kasi yung palaka guys, napaka-special na ulam sa ano yan, sa probinsya. Masipag ka lang sa mga ilog-ilog. Pero kung makasalubong ko ng ganitong klaseng ano, predator, ako, delikado. Baka kabaliktaran, ikaw pa ang maulam nito. Pero sana yung si kuya eh. Yan mo. Hindi niya ilantana yun. Ano, nanguhas ng mga kung ano-ano mga ano, kulay itim. Parang suso yata yung ginakuha nito eh. Dampot lang siya ng dampot. Napakalino ng tubig. Parang galing pa talaga sa bukal yung tubig na yan eh. Kasi kapag galing sa mga palayan na ano na tubig guys, medyo malabo yan. Kaya siguro paboritong tirahan ng ano yan, ng crocodile itong lugar na to. At medyo hindi idayuhin ng tao dahil takot nga siguro dahil may predator dito. Siguro itong tao na to ay kwan. Sanay na siya dito makikipagsapalaran sa lugar na to. Kaya yun, sinasamantala nyo. Naharbis niya yung dapat niya harbisin dyan. Oh. Sa ilog na yan. Tulo niya eh. Wala siyang kalaban dito eh. Yan, napakasarap niya guys. Yung ano na yan, yung suso na yan. Lalo na kung lutuin mo yan sa gata na marami sili. Ihalo mo sa dahon ng gabi. Laing. Ayun. Ako. Mapatakam ka talaga dyan. Mapakain ka talaga kahit busog ka na. Sa probinsya, ganito talaga. Lakasan na naloob yan. Ayan, kapag matapang-tapang ka, masusulo mo ang lugar. Kaya pala malakas ang loob ni kuya dahil may diwata pala dito, kakampi niya. Kahit sino ba naman pag ganito kaganda. Sulit pala ang pagpunta ni kuya sa ilog, oh. Kahit nanganib ang buhay niya dahil sa buhaya, sige lang. Pero okay yan, kuya, ang ginagawa mo. Tama lang na makipagkaibigan ka sa mga, ano dyan, mga lamang lupa dyan, mga diwata at saka mga engkanto dyan, makipagkaibigan ka dahil hindi mo makukuha ang lahat ng yan, yung mga dinadampot mo na yan kung ikaw ay masamang tao dyan. Baka hindi ka na makauwi ng buhay niyan. Ayan, yung kinukuha mong suso na yan ay paborito ng mga matanda sa amin yan, lutuin. Nilutuin sa labong, sa saluyot na gagataan o kaya sa kwan. Sa laing, napakasarap niyan. Ang ginagawa namin yan sa probinsya dati ay pinuputulan namin ang buntot yan. Dahil pag hindi mo putulan ang buntot yan, pag niloto mo, pag hindi mo matanggap yung, hindi mo mahuhugot ang laman yan. Hindi mo mahisip-sip kapag hindi mo pinutulan ang buntot yan. Kaya ang ginagawa namin, ganyan ang paglinis yan, no? Pinuputulan ang buntot. Yan. Katapos na yung hugasan mo, lulutuin mo na. Yan, tingnan natin guys kung anong gagawin nito. Sipag yung tao na to eh. Sipin mo, may buaya na. Sige pa siya. Pangunguha na kung ano-ano dyan sa ilog. Uugasan na niya. Yan. Yan ang, kung ano, yan ang mga special delicacy ng mga probinsyano eh. Libre lang. Hindi mo na kailangan bilhin yan. Pag dito sa syudad yan, mahina na yung sandaan yan. Yan o, dinadampot lang sa kwan, sa mga sapa-sapa yan. Yan o, nagpapakulo na siya ng gata. Pero para may kulang, walang sili. Sa amin, marami sili yan. Yan, kumulo na. Ilagay mo na dyan yung ano, yung, yan, yung suso. Pakuloan ng 10 minutes yan, ulam na yan. So, ayan. Hindi mo na kailangan na ipatagalin pa yan. I-overcook yan. Kasi kapag na-overcook yan, didikit na yung mga laman niya sa shell niya. Kaya mahihirapan ka na magtanggal ng laman yan. Kaya 10 minutes, sapat lang talaga na luto yan. Ayan, o. Ulam na yan. At sasapat na yan sa isang pagkainan.
ng isang pamilya. Ayan, oh. Sinasali na sa mangkok. Kulang lang dito, ano eh. Red horse. Para maging pulutan to. Masarap na pulutan ito. Ayan, oh. Pero, uulamin na ng kuya. Ayan, ayan, oh. So, guys, maraming salamat sa matsigang panonood. At, palambing naman ako ng isang like and share dyan. At, pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat ulit at God bless po sa inyo lahat.